Hello mga ka-alerto, magandang umaga sa inyo. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung saan natin makikita yung araw-araw na weather forecast ng PAGASA. So gagawin po natin, pupunta lang tayo sa website ng PAGASA. So doon po natin makikita yung mga magaganap na weather sa buong 24 oras at sa mga susunod na araw. So dito po bilang disaster officer po sa pagpasok ko sa umaga, ito lagi po yung tinitingnan ko maging sa bahay, sa cellphone, through cellphone at nakikita ko po yung website nila at dito din sa ating opisina. So ang PAGASA website po, ito po yung pinaka-link niya bagong pagasa.dost.gov.ph. So yan po yun. So nandito po sa screen, makikita nyo po dito sa website nila na meron siyang home screen. Yung home. So dito sa home, pag clinic nyo po yan, makikita nyo po dito yung mga weathers ngayong umaga. Limbawa po itong shoreline hazard affecting affecting. Tingnan po natin yung shoreline na nakalagay. Yan. So weather advisory po. Yan. May weather advisory po siya. So makikita nyo rin po yung public announcement, service announcement nila. Tapos PAGASA advisory. Nandiyan, pag clinic nyo po yan, may lilito po yung ano niyan, yung content po niyan. Yan. Yan, PAGASA advisory. So makikita nyo po yan diyan. So makikita nyo kung ano po nakalagay diyan. Yan po. So dito po dito sa home, meron siyang mga ano, yung atulad po nito, may weather, flood, tropical cyclone, climate, agri-weather, astronomy, regional forecast. So madalas po na, dito po na ako sa daily weather forecast. Tinitingnan ko po yan kung ano yung ating daily weather forecast. So ngayon po, ginagawa ko dyan, kinaka-copy-paste ko lang yan, tapos linalagay ko sa pinipm ko po yan sa messenger. Ika-copy-paste ko doon sa messenger. Ayan, ipo-forward ko na rin po doon sa mga constituent namin, sa mga ex-mayor, sa group chat ng barangay secretary. So, yun po. Makikita po natin dyan, ito po yung daily weather forecast. Ito po yung synopsis. So, sabi dito, shoreline affecting eastern section of northern and central Luzon. So, northeast monsoon affecting the rest northern Luzon. Intertropical convergence zone affecting southern Luzon, Mindanao. So, makikita natin may mga weather system dito na nakaapekto sa atin, katulad ng shoreline. Ayan. Ayan. Northeast monsoon, di ba? Yung Amihan. ITCC, yung intertropical convergence zones, di ba? Tapos nandito pa rin yung si Odette. Kung nandito pa, kung nasaan na siya, gaano siya kalayo. So, forecast weather conditions sa mga lugar. Makikita natin dyan. Kaya madali naman pong malaman po yung anong, kung nasaan kang lugar, malalaman mo kung anong weather condition nyo, tapos anong coast by, shoreline, ITCC, northeast monsoon, localized thunderstorm. Yan po yung nakapikto po. Yan po yung tinetext ko kay mayor namin dito sa Kalumpit. So nandiyan sa baba, makikita nyo yung tide and astronomical information, our forecast wind in coastal water condition, temperature relative humidity. So marami po ditong iba. Tapos dito po, yan, kapag gusto nating malaman yung mga dam, gaano na ba kataas ang mga dam o level.
So pupunta po tayo, bibigay naman po, ibibigay niyo po, pag-clinic niyo po 'yon, lilitaw po 'yan. Ayun, malalaman natin dito, ayan. Katulad nito, nandito ngayon yung update nitong alas 6 ng umaga ngayong araw na ito, December 21, makikita natin dito yung mga level ng dam. Katulad sa Bulacan, so minumonitor natin yung hangat. So sa ngayon, 200.32 meters. So kahapon, 199. Ibig sabihin, tumaas siya. Ito po yung normal water level. So ito yung roll curve elevation. Ito po yun. So yan. Makikita natin dito. Tapos Epo Dam. Ito yung Epo. At tapos Pantabangan Dam. San Bibay siya. Yan mga minomonitor namin dito sa Bulacan. Angat, Epo, Pantabangan. So wala dito yung Bustos. Kasi yung Bustos nasa mga siwa ng NAIA. Yung National Irrigation Authority. So yan. So babalik ka lang dito. Ito yung mga sa Angat Dam. Isa pa yung pinupuntahan namin dito. Pinupuntahan ko dito yung yung flood forecasting and warning system, dahil may minomonitor tayo yung Angat River saka Pampanga River. So, pupunta lang tayo dito sa flood information. Puntahan natin yung, i-click natin yung kung anong basin na sa lugar ninyo. Halimbawa dito sa Bulacan, eh siyempre dito pipindutin namin yung Pampanga. Ayan, Pampanga. So, yan. Pag-click nyo po yan, lilitaw po yung website ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. Nandito rin po yung mga information na hinahanap natin ng isang disaster officers. So halimbawa po, hydro forecast natin sa umagang ito. So pinapakita dito sa bago nilang picture na ito na ginawa ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. So ito po yung makikita mo na kaagad dito yung forecast sa forecast niya. Una yung weather condition. Ito nga pala mga sub basin po, yung mga basin yung sa kataasan, yung Upper Pampanga River Basin, Middle to Lower Pampanga River Basin, Pasak Guagua Allied Sub Basin Tide Influence. Ayan. So, nandito yung mga information na hinahanap natin para po makapag-desisyon tayo o makapag-project tayo, makapag-forecast din tayo. So, katulad sa amin, sa Kalumpit, mababang lugar sa amin, so, tinitingnan natin ito kung mataas ba ang tubig sa taas o umulan ba? Umulan ba doon sa lugar. So dito naman may ito yung general weather condition forecast, mainit ngayon doon. May pag-ulan din, rainfall category sa loob ng 24 oras by mm. So yan. Tapos kapag itong mga icon na ito, mga symbol na to, mayroon dito yan na legend. So ibig sabihin yung kulay na ito, yung parang nakababa yung pinakatulis niya. So ibig sabihin, below alert siya, nasa below alert. So yan. Yung ano. So kaya wala siyang possible impact na nakalagay dito. So kapag may possible impact, ito po yan. Ito yung makikita niyo po. Kaya madali pong malalaman. So ang kailangan lang, masipag ka lang mag-monitor o masipag ka lang pasukin ang mga website ng mga weather forecaster. So yung high tide po, katulad nito, may nagtatanong din sa amin ng mga kababayan namin dito sa Kalumpit na nasa low-lying area. Nagtatanong sila ng high tide kasi may lugar na kaming inaabutan ng high tide. So masasabi natin na matataas ang high tide ngayon. So 3.84 feet or 1.17 meters.
So yan, meron na pong link dito. Kaya madali na lang po yung, madali mo na lang po i-analysis. Malaking tulong po nito ang itong binibigay ng Pampanga River Flood Forecasting at ng Pag-asa. So weather forecast, nandiyan po yan. River trend, yung ano, so ibig sabihin po ito, below alert siya. So may nakabulusok siya, below alert na, bumababa pa. So yan. So pupunta naman tayo dito sa status ng Pampanga River Basin. So pipindutin lang natin, i-click natin yan. So yan, ito yung mga contributory ng Pampanga River, mga ilog yan. No? So ibig sabihin dito, walang masyadong pag-ulan sa taas kaya si 0-0 yan, no? 0. May 2 mm. So hindi siya masyadong nakakabahala. So may water level ng ilog, so 0.28. So minumonitor natin dyan, dito sa aming bayan, sa Kalumpit ito lagi. So tinitingnan ko lagi dyan yung Arayat. So yan, Candaba, saka Sulipan. So yan po yung, ibig sabihin na kalagay naman dito puro below alert, below alert. So yan. So yan yung isang kasama sa minumonitor natin araw-araw. So kapag matindi po, halimbawa po, may pagbaha o babaha, so mag-i-issue sila ng flood advisory. So sa ngayon, wala namang pong banta, kaya walang no flood advisory issued for today. Wala po. Ngayon, iyan po yung flood advisory niya. Kapag talagang may baha, nag-i-issue sila isa, dalawa, tatlo, mga apat o tatlo na beses. Ang kasunod doon, flood bulletin na. So, yan. Lalabas yung flood bulletin. Nandiyan na ako na makikita mo na doon yung mga water level talaga na nandoon yung water level, nandoon yung lahat ng information na kailangan mo para mag-abiso ka sa barangay o maghanda ka. So sa ngayon, no, flood bulletin dahil wala namang pong pagbaha. So kailangan mo lang itong mga pindut-pindutin mo lang, click-click mo lang yan. So balik po tayo doon sa Pag-asa. Pabalik tayo sa Pag-asa. Ano po? Kasi galing tayo doon sa Pag-asa. Balikan natin yung Pag-asa. Ayan. So dito sa Pag-asa, kapag may tropical cyclone, titingnan mo yung one up tropical advisory po nilitaw diyan. So yan, pag may bantang ano, so ito yung ki-audit simula 1 hanggang 6 siya nag-issue ng advisory. So dito pa lang makikita mo na kung doon pa lang sa flood ay sa advisory niya sa tropical cyclone advisory number 1 pa lang, makikita mo na doon yung mga ano, yung general outlook for the forecast period. Tapos makikita mo yung track intensity forecast. Dito malalaman mo na kung talagang ano eh palapit na sa lugar mo o ito. Tapos nandito yung track. So nandito yung track niya. Kapag may baha, ay kapag yung bagyo talagang parating na sa atin, mag-issue na sila ng tropical cyclone bulletin. So ayan, naka hanggang 29 sila ng issue do. So dito pa lang sa tropical cyclone bulletin number 1 ni audit, makikita mo na dito. So ayan, makikita mo na po dito yung ano, yung track saka yung mga forecast niya po dito, yung location, intensity, gaano ba siya ka kalakas, present movement, andyan west northwestward at 15 km per hours,
Tapos yung hangin, yan, yung extent of tropical cyclone wind, strong wind or higher extent outward, up to 420 km from the center. So, nandito na rin yung track and intensity niya. So, yan. So, itong mga lugar na ito, dapat, yung nakapaghanda na tayo dyan, nakapag nagmumonitor na tayo dyan, simula pa lang doon sa advisory. Oras-oras, itingnan muna dapat yan eh. Yan. So, hindi po natin na masisisi kung hindi naman natin kasi mapipigil yung baha o bagyo, yung bagyo, hindi natin mapipigil yan. Ang mahalaga po doon ay maipalikas natin yung tao ng walang mamatay. Dapat zero casualty. So disclaimer po, wala po akong sinisisi doon sa mga lugar na dinaanan. Wala po akong sinisisi dyan. So tinuturo ko lamang po ito para matutunan natin o maging lesson learned ba. So, o kaya tumawag tayo ng pag-asa. So, yan. So, dito pa, dito, tropical cyclone number 2. So, hanggang sa number 2, hanggang dun sa araw-araw na oras-oras na pagbibigay ng pag-asa ng update. So, titingnan mo yun. Titingnan dapat yun. Pag-aaralan mo na ng mabuti pa, lagi mo nang iniimpo si mayor, yung authority. So, ayun. Ang kailangan lang dito, napakasipag mong So, yung dedication mo dito sa pag-monitor, nandito yun. So, hanggang sa makatapos yung pag nakalabas si audit, meron po silang update dyan. So, yan. May final update po yung pinaka hanggang makalabas na po siya kung nasaan na siya. So, yan. Okay. So, puntaan po natin dito sa climate. Anong mahalaga dito sa climate na dito sa di ba alam kung anong tawag dito? Basta ito po, climate. Click mo lang ito. Punta mo yung Climate Outlook Forum. So, dito sa Climate Outlook Forum, kapag nakatapos na sila ng araw ng pag-ulat tulad po nito, 142nd National Climate Forum. Online ito. Para makasali ka sa online, susulat ka po sa pag-asa. Yun yata po ang patakaran o guidelines. Ngayon, kung hindi ka namang hindi mo naman kailangan sumali sa Zoom, puntaan mo yung FB nila. Yung sa FB po, may live po doon. Doon po, nagla-live po sila doon. O kaya sa YouTube, meron po silang live sa YouTube na dinidiscuss nila yun, pinipresent nila yun. At dito pa lang sa Climate Outlook Forum, malalaman na natin na kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya ang kailangan lang talaga, may masipag kang mag-monitor o magpapasok dito sa mga site nila. So tama, naririnig natin yan sa mga TV, sa mga radyo, nagbabalita. Pero mas maganda ng ikaw na mismo ang pumunta dito sa lugar na ito, sa site nila. So maliban dyan, meron ditong sa tropical cyclone, meron ditong tinatawag na TC threat potential forecast. So pindutin mo lang yan, makikita mo na yung forecast niya sa tropical cyclone threat potential forecast summary. So week, alimawa po ito, week 1, December 20 hanggang December 16. So, may pumasok na, as of today, the no low pressure air vortex that exists within or near Philippine area
of responsibility. However, a low pressure vortex will likely from outside the far, but has a low likelihood. So may nandito na po yung may ano na po dito, may paliwanag na dito ang pag-asa. So ang kailangan mo na lang talagang yung linggo na yun, i-monitor mo na yun. Tapos week 2, may week 2 siya, December 27 to January na ito. So makita po dito sa mapa nito, ito may low pressure area, ito yung mga lumalabas na mga may mga lumalabas na nanggagaling din sa ibang weather forecast. Ang kailangan po natin yung information talaga na nanggaling sa pag-asa. Yung po yung ano sa atin yung official na data ng pag-asa. So ito po nakalagay naman po dito yung may kulay siya, may kulay yellow na may stripe na pula. So nakalagay naman dito low likelihood of becoming tropical cyclone. So yan. Pero pag may ganito high likelihood becoming tropical cyclone, so abang-abang ka na diyan. Dahil kapag itong kulay na ito ganito, sigurado na magiging tropical cyclone talaga 'yon. So wala na dito yung kay Odit. So last week pa yon, so bago na to. So yun lang yung mga titingnan natin dito lang sa pag-asa. Ang kailangan lang natin ay maging masipag lang tayo, meron kang tauhan o staff na laging nagmumonitor dyan. So ayun, pupuntahan din natin yung ano niya, yung pinaka isa pang dito sa home nito, dito sa home, pindot mo itong home. So, ayan, meron dito, itong lugar na to, ito yung, ayan, ito yung lugar na to. Ito yung, nandito yung Pilipinas, nandito yung mga, andito, may mga pipindutin ka dito, yung mga radar. May radar dito, satellite, alimbawa, hazard, weather monitoring tools, hazard maps. So, makikita mo dito, pwede mong ano yan, palakihan. Yan, pindutin mo lang ito, maraging malaki. So, yan, pwede mong makita na yung, ano, itong mga kaulapan na ito, tapos yung track ng bagyo. Dito pa lang sisimula na yan, mayroon ng track yan, mayroon ng ano. Excuse me. So, yan. Tapos mayroon dyan na icon na itong icon na to, pipindutin mo yan. General Flood Advisory. Yan. So, yan lang. So, kailangan mo lang pong laging pasukin to. Excuse me. Kailangan lang po natin na mayroong staff na nagmumonitor dito para nagbibigay ng ano. At very friendly user po ito kasi yung mga ano dito, patulad po nito, ito madali lang naman po ito. Ito, piniprint ko na po yan. Pag naprint ko po yan, yun yung binibigay ko na sa mismo sa mayor. Hindi na po natin ini-edit yan kasi baka magkamali pa tayo. So, ipiprint po natin yan. Ipiprint natin yan. Ayan, i-print po natin ha. So, hindi po siya mahirap gamitin, hindi po siya mahirap palikutin o pindut-pindutin. So, very friendly user, malaking tulong po ito. Para sa akin po, napakalaking tulong po ito sa pagmumonitor ko sa panahon. O lalo na pag may bantang panganib o bantang kalamidad. So, kung may kalamidad. So, dito madali. Ipiprint ko lang po ito. Ito na mismo yung na-print ko na PDF. Ayan po.
ito na yung mismong binibigay ko kay Mayor. So, kapag pinatawag ako ni Mayor, may kopya ako nito, bibigyan ko siya ng kopya, saka ipapaliwanag ko kung ano ang linalaman nito. Lalo na po yung sa dito sa pag may tropical cyclone bulletin na po. So, yeah, madali na naman po yan. Hindi naman po napakahirap yung ipakita yung o i-print yung bulletin. So, yan po din yan. Yung ipiprint ko lang yan. Yan. I-print ko lang po yan. Ha? Yan, meron na po akong kopya. So, ito na po mismo yung ibibigay ko kay Mayor. Yan. Yan yung ganito po. So, yan. So, kapag nagpatawag siya, naglagala ako ng kopya. Dito ko na rin binabase yung kung ano ang lagay ng bagyo o ni Odette, kung nasaan na si Odette, kapag kailangan niya po ng for example po, mag-meeting kami, magpipedra. So ito po, ito na po yung kopya. Ito na po yung kopya na galing dyan sa PAGASA. Ito na mismo yung bibigay ko kay Mayor. So yun na dyan na po. Naka-explain naman po dyan lahat ng gagawin na ng kung nasaan na si si bagyo, kung anong bagyo, tulad dito bagyong ulit, halimbawa nakalagay naman diyan kung saan siya papunta, anong kategory niya, so yung movement niya, direction, speed, so nandito na po yun. Tapos ayan, nakalagay dito po yung mga signal, tropical cyclone wind signal effect. So sa nung nag-issue sila ng bulletin number 1, so signal number 1 na yung Bisaya. Yan, southeastern portion ng Eastern Samar, sa Giwan, Mercedes, saka San Cido. So saka sa Mindanao, ito po, sa Dinagat Island, the eastern. So ibig sabihin po, signal number 1 ka na, i-expect po na po na sigurado mag-signal number 2 ka o mag-signal number 3 ka. Iyon na po yung ano mo, yung mindset mo po. Yung i-worst muna po yung pagpaplano mo kasi signal number 1 ka na eh. Nung, ano eh, malayo pa po yan nung na itong bulletin number 1, malayo pa po siya. Kung titignan natin sa front page po, so nasaan na siya noon? Nakalagay dito na ang location niya 800 kilometer west, northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Malayo pa po, malayo sa Ilocos. Yung si Odit nang nasa labas pa po yan, ha? Kasi nandoon yung Ilocos Norte. Nandoon, malayo po, banda roon sa north. So nandito ka sa may parting Bisaya na manggagaling yun. Nandito po eh. So may, sa outside far. So yan. Nakalagay na dito sa forecast. Ito na sa forecast. Nandito na sa, ibig sabihin po, date in time po. 12 hour forecast, 8 a.m. December 15. Yung dito yung latitude, longitude, location. 690 kilometer east of Hinatuan, Surigao del Sur. So ano po yung signal number 1? Ano ang signal number 1 sa ano ang signal number 1 na anong bayan? Ito. Ang signal, ang tropical cyclone wind signal ay ang southeastern portion ng Eastern Samar. So saan siya? East of Hinatuan, Surigao del Sur. Yan. Surigao del Sur. Ayan. Sa may parting, ito na yung sa Mindanao, ito yung mga signal number 1 saka sa Visayas.
So ito yung ito naman kung nasaan na siya, yung location niya. So 120 kilometer. Yung ito yung wind intensity, category type na, napaka lakas na. Tapos ang takbo niya, ang movement niya west northwest direction. Ayan. Ayun yung ano. So ganun lang po yung ano, yung dito lang po kayo babase. Dito lang po kayo titingin sa pag-asa para po makapag-monitor ng ayos. So makapag-monitor ng ayos, makapag-plano ng maayos, makapagbigay ng warning ng maaga ng babala, early warning sa mga kabarangay natin sa ating nasasakupan. So ano pa bang meron dito sa pag-asa? So dito, kapag pinindot mo po ito, may mga ano pa ito, agri-weather. Ito sa mga farm, tulong natin sa mga farmers. So, yan. Pag pinindot po po yan, may mga lilitaw dyan, may dadaling ka doon po sa mga content niya, kung ano man po yun. Okay. Sana po, marami pong salamat. Sana po, makatulong itong counting pag-aaral natin. Sana makatulong po ito sa inyo. Lalo na po doon sa mga kababayan namin, sa mga individual, sa mga barangay disaster risk reduction management committee. Sana po makatulong ito sa inyo. Maraming po salamat. God bless po at ingat po tayong lahat.